AIDS ko sa nail po. Business owner po tayo ngayon. Yung tutorial natin, pasok kayo dito kung kayo ay isang negosyante at saka ikaw ay isang merong business na naghahanap ng bookkeeper at saka kung ikaw ay magpapa-register, dito ka pasok pa sa aking tutorial ngayon. So, tayo na at saka magkuha ng ballpen at saka ballpen at saka papel, i-take down ang mga kailangan pagpunta sa BIR. So, eto na guys. Before anything else, kailangan natin yung DTI. So, yung DTI po kasi, pwede natin noon, pwede tayo makapunta ng manual, pero sa ngayon, pwede na ngayon ay online. So, para sa ating business name na meron tayong ilalagay sa ating negosyo, may pangalan tayo. So, sa DTI tayo kukuha niyan. So, kailangan lang sa DTI yung exact na pangalan ng owner, yung address niya, exact address, the telephone number, at saka Gmail account. So, kung ilan ang employee niya na i-declare at pila ang exact na capital na asset. So, yun lang sa DTI. Tapos, ibabayaran mo. Kung gusto mo naman ay may 4 options yung yung DTI. So, magkano ba yung babayaran mo sa DTI? So, meron kang option for if example barangay, so you have to pay 200 pesos plus 30 pesos ata na documentary stamps. Tapos kung gusto mo naman na city, within city municipality yung business mo, babayad ka ng 500 at saka plus 30 pesos, so 530 yung babayaran mo kay DTI. Then kung gusto mo naman na regional, you can pay 1,000 plus 30 pesos, so 1,030. Ang susunod ay national. Kung gusto mo naman yung business mo ay pang-national na, so you have to pay 2,000 at saka plus 30 pesos. So pagkatapos niyan, ibayad mo papunta ng babayad ka through GCash online or sa bank payments, meron din dyan PayPal ganun. So, yun, magre-release na, meron ka ng certificate, i-download mo lang yan, at saka i-print mo. So, ano yung kailangan natin ngayon? Pagpunta ng BIR, so ito yung dadalhin mo. If mag-register ka ng, sole proprietor. Yung topic natin ngayon ay how to register a sole proprietor na business na sa BIR. So, yun na. So, naka-download ka na. So, dadalhin mo na doon yung DTI mo. And then, ito pa yung mga additional na mga requirements para sa BIR para hindi ka na magpabalik-balik. So, DTI na-downloaded na mo. And then, ikaduha, yung contract of lease. If example, ikaw naman ay may business or tatayo ng business na magko-contract of lease or magre-rent ka, so doon mo, ibadalhin mo yung rin yan. At saka, ikatlo, yung valid ID mo. Ikaapat, yung PIN number mo. Tapos, ikalima, SPA ka, kung ikaw ay nagbubukip, dala ka ng SPA mo, tapos signed by the owner na ikaw ay ina-authorize niya or ina-acknowledge niya na ikaw ang mag-process in behalf of them or in behalf of her. So, yun lang yung mga dadahin mo at mga kinakailangan. At saka, magdala na rin ng mga books kung non-VAT ka. So, dala ka na lang ng books para yun sa yung susulatan natin pag meron na tayong operation, yun ang susulatan natin, yung mga journals at ledgers natin. So yun na, pagdating mo doon, mag-fill up ka ng form or pwede mo na before ka magpunta doon, i-download mo na lang yung 1901 na form, 2 sets kasi yung isa kukunin ni BIR, ang isa para sa iyo. So, i-download mo 'yan tapos fill upan lahat ng mga details diyan, lagyan ng mga dates, lagyan ng mga Gmail, lagyan ng address na complete at saka yung business name mo.
excuse me guys, ilagay po dyan, tapos pirmahan sa likuran. So yun lang. But eto pa guys, if example ikaw naman ay tax owner, ikaw naman ay taxpayer na hindi ka nagre-rent, so yung dadalhin mo doon ay hindi contract of lease kasi hindi nga ikaw ang owner, di ba? So yung dadalhin mo ay ang tax declaration kung or tax permit or agreement, anything na nag-proof na kayo ang may-ari ng bahay na yan, ng building na yan, nasa inyong pangalan. Pero ito, meron siyang option. If example, conjugal property sa husband mo, tapos yung business sa'yo, kailangan i-attach mo na lang yung marriage contract ng husband mo, nasa kanya ang pangalan, tapos dyan yung i-address para hindi na kapabalik-balik. So, yun lang. Dalhin ang marriage contract at saka yung tax declaration na proof na nasa inyo, sa inyo yan. So, ganun din ay sa sabihin natin na yung building na yan ay kay lola na lola ng lola mo. So, dala ka na lang ng birth certificate at saka ID ng lola mo na ano, kung merong senior na ID or katibayan na yun ay related lang sa'yo, i-attach mo na lang at saka yung birth certificate mo. So, yun lang. Pagkatapos niyan, yung libro, may tatak na patatakan. Pagka after yan, after a days, i-release yung CEOR mo, na-register ka na. But, before i-register nila, meron kang babayaran na RF. Ano yung RF? So, yung RF ay babayaran mo na 500, which is registration fee for the year 2021. If ngayon ka nag-register na year, new registrant ka. Tapos, kung nag-rent ka, si BIR, diba, in-attach mo yung contract of lease. So, meron kang babayaran sa kanila na tax expanded, ano ba yan, tax, rental tax, or based sa yung contract of lease na inattach. Tapos may kukumpute siya dyan, if example, 1 year ang renta mo, then times how much yung rent amount mo, meron siyang i-compute, then babayaran mo rin yan together with a 0605 na 500. So, since na new registration or new registrant ka, pwede mo yan bayaran sa loob ng BIR mismo. Kung hindi, gusto mo sa baba, pwede ka punta ng mga bank, doon mo ibabayaran, okay lang din po. After that, you have to pay and then submit ito BIR together with the 1905, tatakan din nila yan. So, pagkatapos, di okay na. Pagkahuman, yung libro mo may tatak na, so okay na rin yan. I-apply mo yung ano, pag-release ng COR guys, apply mo ng resibo ang yung ano, yung ano ba yan, ang yung COR. So mag-apply ka ng resibo para iwas penalty kasi non-compliance of na printing ng receipt, merong penalty yan, malaki-laki. Kung hindi ka nagpaprinta ng resibo, I think 25,000 yung penalty nila. So kailangan within a month kapag release ng COR, meron kang na-apply na na-apply ka na sa printing. So may option din pala, before I forget, may option din pala yung mga taxpayer, if either manan-VAT ka or ma-VAT ka. So ano ba yung non-VAT? So yung non-VAT is required for na-assume mo na sa isang taon makakaabot yung business mo na gain or revenue ka ng sales ka ng mga threshold ka ng 3 million. But hindi, kung hindi naman ay pwede ka naman, ako sa VAT yan ha, pero kung sa non-VAT, hindi ka makaabot bali ng threshold na 3 million. So, ang threshold kasi is 3 million para sa VAT kung gusto mo VAT. Pero may option pa din, meron namang iba gusto na VAT automatic. So, but pwede naman siya i-upgrade yung non-VAT to VAT pagka after a year na mas okay na yung operation mo, na malaki-laki na pala yung gain mo. So, pwede ka na mag-upgrade ng non-VAT to VAT. So, yan lang. Pwede din na automatic ka magpa-VAT. Basta alam mo na yung another, kasi yung VAT, ang filing yan is monthly. Kailangan mo kasi dyan ang purchases. So, monthly yung filing. Whereas, yung ano naman, yung non-VAT kasi, quarterly percentage tax yan. So, every quarter ka magpa-filing. But, kung ano yung nasa ano mo, yung
yung nasa COR mo, yun ang i-follow mo na filing of returns. Kung nag-rent ka, kahit na non-VAT ka, magbayad ka ng monthly ng renta sa BIR, yun ang tawag na expanded tax. Yung form na gagamitin dyan is 0619E, if monthly, 1601EQ, kung ano naman, kung quarterly. So, yun lang guys. And then, pagka quarter, it's about the sales na. So, yun. Yun ang pakatandaan ng mga basic na mga mag-inegosyo at mga requirements na dadalhin sa BIR para hindi magkalito-lito. At saka, ay guys, before anything else, pagpunta mo doon, dapat yung SPA naka-notarize na at saka yung contract of lease para hindi magpabalik-balik. Okay? So, paglaging pakatandaan na huwag kang bumayad kung walang tatak ng BIR. So, kung merong mga tatak-tatak na tatakan or na-receive nila, that's the time kung nagpapa-ano ka lang sa bookkeeper, kailangan tingnan mo maging ano din, watchful din, na yun ang babayaran mo yung mga nakabase sa BIR na may merong amount. Okay? So, hanggang dito naman para imaiba na naman, diba? Ito naman ay tutorial since ako naman ay isang vlogger ninyo. Okay, so, yan na dito, pasok kayo. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking tutorial para sa soul proof na mag-new business. So, ingat palagi. Hanggang sa susunod na next video ko. Bye for now. Love you guys. Ang video na ito ay sponsor ng Mel's Bookkeeping Services. Sa mga gusto magpapabookkeep, PM is the P. Click the link on the description box below.